Nabigay sa akin si Brother Francis na actually yung nakakaan pa yun. Pero itong ano sa to, mapamagaling ito ay booklet ko yung Amos eh, o yung isang African. Na ito po, si Amos o Oyo na describe. Describe na yun. Ang pamagat niya is Ezekiel 38 and 39. Battle, release it, binigay sa akin, Brother Francis, last week pa, pero hindi ko maintindihan ko na rin siya. Hindi ko makuha yung tama niya. Tapos, kanina, pinabasa ni Brother Francis, kaya gusto niya marinig niya na may report ko ito. Sabi ko, sige, pero hindi ko talaga masyado makuha. Anyway, kung ano yung pinipindihan ko, kasi dati kasi meron kami paliwanag si Brother Jackson. Brother Jackson is passed away, passed away, year 2004 pa po. Nagturo talaga ng Ezekiel 38-39. Ngayon, si Brother Amos ay dahil successor siya ni Brother Jackson. Nagturo siya na na Ezekiel 38-39, kaya niya yung releasin mo. Ibig sabihin ito, binalikan muli yung turo ito. Pero, meron ng pagkakayo. So, hindi naman siguro buo, no? Dito ang ano? Ah, hindi ko lang, magustuhan niya, no? So, itong nakalagay dito, Ezekiel 38-39. Mababasa natin. Yung verse na mababasa natin, doon si Ezekiel 38-39. Kaya kinalaman ko doon sa bitong taon. At itong taon na ito, ay pagkatapos ko ng hula doon sa prophecy ng Ezekiel 38-39 na tinatawag ko ng Miraculous War. No? Meron pong panahon na mangyayari sa Jerusalem na pagkakaroon ko ng tinatawag ng Miraculous War, bago ko makapiyag yung tinatawag na Manasseh. Bago siya makapiyag, bago ko na muna itong hula ng Ezekiel tungkol sa 38 and 39, Ezekiel o Miraculous War, o pangatay yan eh. Now, sinusulat ko, hindi ko lang sila kompleto eh. Tapos, yung umpisa ko kasi, tiga, meron pa siya na sinulat dito na ito po, 7 years, no? Last week of Daniel, that is 7 years. Hinati po sa 3.5 years. So, inatras ko po yung sulat. Dito yung kinamos yung tinatawag na weapons burning. Sabihin po nito, yung mga sandata po, ayon sa sinabi ni Ezekiel, ay susunukin po. Burning. Okay. May nilagay po siyang time element na four years after three and a half years. So, mula dito, nakita niya na sagat dito, meron pong 7 years. Another 7 years, no? Ito 7 years. Ito 7 years din po. Tapos, yung umpisa, ito nga yung susunod ko kanina, yung the holy hour of the Jewish miracles. Holy hour of the miracles. Miraculous. Holy hour of the Jewish miraculous Israel. Tapos nakalagay dito Israel dwelling city. Kung meron siyang pinapangit na dwelling safety. Dito po, magkaganap yung rapture. Dito po yung rapture. Yes. Dito na lang, di ba?
Nandito po tayo ngayon. Nung tinuro niya kasi po ito, 2030, nung sinulat niya, alamin, tinuro niya yun, it's 2030. Okay? So, wala na iwan? Yan. Dito po ay meron siyang question mark. Okay. Now, dito po, ito. Yung pabasahin natin sa isip 38-39. So 39 na lang po tayo dahil yung oras natin ay matuloy. Okay. Usahin po natin yung ating Biblia. Let's go to the book of Ezekiel 39. Verse 9, verse 10. Dito mababasa natin. Ezekiel chapter 39 verse 9. Kapag dumating na ang araw na iyon, titipunin ang mga mamamayan ng Israel na nakatira sa mga bayan ang mga sanggatan niyong pandigma, ang malalaki at maliliit na kalasakat, mga pana, palaso at sibat, at gagamitin nila itong panggatong sa loob ng 7 taon. Hindi na nila kailanganin mag-ahoy pa sa mga parang o kagubatan dahil may mga sandatan silang pangtigma na gagawin panggatong. Kaya sasamsakin nila silang mga samsamsa nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Okay. So, dito po sa binasa natin, Ezekiel 38:39 po, verse 9 at 2 verse. Ina-tend po ba? Verse 10. Ito po binasa natin ay kaganapan po na pagdating ng tinatawag na miraculous war, the holy hour of Jewish miraculous, sa panahon na sila ay magkakaroon ng tinatawag na during safety. Okay, po yun. So, hindi ko lang matuto kung nangyari na ba yung rapture dito, ano? Na, sabi ko kay Brother Francis eh, hindi ko nataanan to. Kung dito ang rapture or bago man 7 years tribulation dito sa panahon na nagkakaroon ng pagsunog ng mga sandata hindi namin. Okay. Now, yung gusto kong i-point po dito mga kapatid, yung nangyari kasing bahagi ng pagkakalakay po ni Amos ay meron pong pag-correct doon sa mga unang na ito ni Brother Jackson. Ang pinag-usapan po nila dito dati sa turo ni Brother Jackson ang burning weapons pagkatapos ng miraculous war, ang burning weapons ay magaganap sa loob ng tribulation period. For the first 3.5 years, then another 3.5 years, 7 taong sinusunog nila yung mga sandata ayon sa Ezekiel 39. Pero, yung title po nito na Ezekiel 38-39 battle is revisit. State. Binalikan po ulit ni Amos. Pero, that's another application, another thought. Kasi, sa kanya, binalikan niya po itong pagkatapos ng miraculous war, no, yung miraculous war, yun ang nangyari kasi ang Ezekiel 38-39 battle po talaga yun. Gera yan eh. Ngayon, matapos mangyari yung gera na yun, kaguluhan na yun, mangyari sa Jerusalem, hindi naging parang, ano ito tawag yung malaking kaguluhan talaga. Itong
pinatawag ng Miracle Square sa Jerusalem. Ayon kay Amos, paglusok ng mga ito, from Russia, lumusog sila papunta ng Jerusalem, paglusok nila, hindi sila pinahintulutan ng Diyos na makapasok man lang talaga sa boundary book ng Jerusalem. Hindi sila pinahintulutan ng Diyos doon. Dumating kagad ang intervention ng Diyos. Dumating kagad ang kamay ng Diyos para sa kanila. Kasi ang Jerusalem po ay napakaliit na bansa alam natin. Kumpara mo sa Russia, kumpara mo sa mga karaming bansa na nakapalibot ko sa Jerusalem. E maliit lang po ang bansang Israel. Kaya, tiyak tayo na kakampi ng Diyos at kakampi ng Israel, Diyos mismo eh. So, intervention ng Diyos yun. So, nangyari, ng pag-atake ng Russia, yung go, pag-atake ng Russia, ay nag-intervene ang Panginoon at sila ay inulungan. So, nangyari, by miraculous, miraculous one night, by miraculous, nangyari, napatay yung napakaraming sundalo kung sa paraan ng paano ginawa ng Diyos na himalagin, napatay pa yung maraming sundalo at yung kanilang mga sundalo na ikalat ay napakarami. Tama? Napakaraming sundalo. Ang binili mo malaki. Yes. So, ang nangyari, ayon po doon sa sinabi nito, ni Ezekiel, bigay sa kanya ng Diyos, yung mga sandata ng mga sundalo ay ginawang panggapong. At kung gaano matagal ang panahon, 7 taon. Grabe, grabe, kung 7 taon na sumunod mo lang, gaano marami yun? Diba? Sabihin po talaga, napakarami po talaga. At dito nga kapatid, lumalabas, sa ulat na ito, na ang lugar po ng Jerusalem ay meron pong tinatawag na kahirapan. Hindi pa po kayo, mga kapatid? Okay. So, ibig sabihin, kung sinabi ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Ezekiel na ginagamit nilang panggatong yun, ibig sabihin, mayroong kahirapan ni scavenger. Ang nakikinabang po ng mga sandatang yun ay ang mga taong mahihilap. Tama ba yun? Kaya may scavenger. Totoo ba lang, mayroong paghihilap din kung nadadanas. Tama ba yun? Tama? Ibig sabihin, tamang-tama talaga ang propesiya sa aklat ni Propeta Daniel. Na pag tumating ang panahon, 7 taon pagigatian, nakatingin ko sa dalawa, yung unang parte ng 7 taon kong ito ay tinawag ko ng pakikipagtipat ng Antikristo para sa kasaganahan. Tama? So, hindi na natin talaga na akma yung sinabi ni Ezekiel. Sakto po talaga. Inaakala natin ang Jerusalem talagang pinagpala talaga, eh, pinagpala tayo doon, ha? Pero sa point na ito na sinabi ni Ezekiel, maraming 1,000 taon na nakaraan. Na ipinagpala naman kakaroon po ng sitwasyon sa Jerusalem na isang matinding kahirapan. Pag may scavengers, ibig sabihin, mahirap yung finances nila, mahirap yung nagagalayan nila. Kung meron mga mayayaman na hudyo doon, mayayaman talagang mayaman sa buong mundo, no? Bilang po yun sa kanila, yung talagang yaman. Pero hindi lahat ang hudyo talaga mayaman. Kasi, hindi pwede magkabali po ang buhay, di ba? Meron talagang namumunod eh. At marami ang namumunod. Okay, so nabasa ko po dito na i-record ko sa inyo, pero po sa sinasabi ni Amos po ay isang parte, isang bahagi naman po na pagdating po sa burning of weapons o weapons burning. Hindi ko po itinagin po ano, wala po ako sa weapons burning. Okay, so iusan ko po. So, ang sabi ni Amos,
sabi niya, 7,000 sugat. Sa paliwanag ni Amos, malaki yan. Kaya sinasabi, napaunang itinuro ni Brother Jackson many years ago na. 7 years. Okay? At doon sa nabasa ko po na sinasabi ni Amos, hindi naman siya face na dito lamang. Makompleto yung 7 years, ano? Meron din siyang adjustment period. At sabi niya, yes, pwede rin, sabi niya, pwede rin kumain pa lang. Feeling niya ng first part na celebrate o last week ng Daniel. Pero, itong tinagray ko dito, kaya kaya ko sinabi, kasi mayroong isang kapatiran sa Faith Assembly sa Amerika, isang pastor din ng Ethan Pastor, na nagbasa ng buong ni Amos at nabasa niya yung third day. Sa third day, tinanggit nito ni Amos. Itong isang year 38-39, tinanggit niya ito. So, sabi ni Brother Amos, parang na-misunderstood siya, na-misunderstand siya. Tungkol sa sinasabi niyang 7 years. Ito, ito nga. Sabi nung kausap ni Amos doon sa sumulat sa kanya, magandangin tinuturo ng Aron Ernay at saka 7 Butlers. It's good, sabi niya. Pero meron lamang ako tanong para sa iyo. Parang iba sa itinuro ni Brother Jackson ko. Kasi ito, sinasabi niya, parang kinukulit ni Brother Amos na may sinabi yung tao yung denomination yung pangalan na 3.5 ko na and then that's another 4 years. Sabi ni Brother Amos, wala ako ganun sinabi sa book, kahit balikan natin yun. Pero may sinabi ako, 4 years, then another 3.5 years. That's equivalent of 7 years, more than 7 years ko eh. Di ba yun, sabi niya. Ngayon, ito pa lang pinapaliwanag niya, 7 years, na binabanggit niya, hindi pala flexible. Ang sabi niya, pwede mangyari, ito ay maging 4 years. Para makomplete ko 7 years, kakain pa siya na another 3.5 years. Meaning to say, yung sinabi sa Ezekiel 39, na umbisiya ni Ezekiel na magkakaroon ng pagsunog sa mga weapons, ay pwede dito na umbeto o dito Amos. O pwede 4 years pa ito, ang umuha pa siya ng another 3 years. Yun ang sinasabi ni Amos. So, at yung mga kay Father Francis, pati sa DTF dyan, para ano pa yung sabi ni Father Francis, mayroong mensahe doon, mayroong Father Francis, about the scavengers. So, hindi na ako masyado pupunta doon sa scavengers, pero ito kasi namin ko kay Brother Gatay, kay Brother Jackson, na sulugan talaga sa loob dito. Ngayon, sa paliwanag ni Brother Amos, hindi pwedeng mangyari na umabot pa ang kompletong 7 years kung ipapasok mo sa umpisa at saka dadalhin mo pa sa pinaka-uling bahagi ng 7 years din, malamang mangyari lang na magkakaroon pa sila ng pangulot. Father Padon, sabi ni Amos.
Kaya hindi pwede mangyari kakain sila ng huling tatutrapin sa mo na sa panahon nito ay great revelation. Ang ilang chapter ay mo kayo makakalis ko wala ako. Pahirapan ko ito eh. Kinapag sila unawa ko eh. Tapos hindi niya inaapay ang huling bahagi ng 3 years. Last part. Sabi niya kasi, walang, hindi pwede pangyari ang pulutan sa mga sandata dito. Dito kasi, magulutong sitwasyon na ito eh. Ang ganyan. Tapos, ito sabi niya, magpwede ako, sabi niya ako, sa unang bahagi. Kasi, kahitin ko eh. It is a year of prosperity. Here ito, ng talagang tahimik na pakikipagtipan ng Antikristo at sa Antikristo at sa buong mundo. Dito sa panahon yan, sabi niya ako. Kaya sabi niya, hindi ako magkakaroon na magkakaroon ng pulutan at magkakaroon ng pagsunod sa mga sandata dito sa loob ng panahon ng huling bahagi ng linggo nila. So yun yung marami pa yan, mahaba pa yun. Parang gusto ko lang ibigay sa inyo mga kapatid yung sinabi ni Ezekiel sa 39, verse 9, up to verse 10. Yung prophecy na yan ay ang aplikasyon sa sinasabi ni Amos ay dito po. Ito yung kanyang miraculous war. Ito yung nangyayang gera. At hindi naman makapag-gera. Sa hindi kasi ito yung final war. Biglaan natin eh. Maraming mamatay. And then, maraming sandatang naiwan. At dahil sa dami ngayon, eh ang marami kasi, 7 taon ba naman sabi sa Bible, di ba? 7 taon sinusunog. 7 taon nilang pinupulot, sinusunog eh. Gano? Marami yun. Di ba? Well, kaya mo na, kaya ba ako tanong na? Alam ko si Brother Francis, sabi rin din eh. Kaya sinabi niya, tama si Brother Jackson. Sa puntong paliwanag niya na ang katuparan ng Ezekiel 39, verse 9 to 17. Ang aligasyon kasi ni Amos, hindi pwede ikatid dito kasi great tribulation. Mahirap na panahon. Ngayon, sa sharing natin ni Brother Francis kanina, tama si Brother Jackson sa mga narinig natin sa kasi, ang mahirap talaga na dampukan ng mga gamit, hindi dito dito. Ito yung the day of the Lord, hindi sabihin dito, ay araw ng Panginoon, yun yung araw ng kagalitan ng Diyos niya. Kaya mahumulot niya. Eh, ito tayo sigurado. Hindi pwede nang may-apply ito. Dito sa araw na ito, ayaw sa inyo sa inyo sa Lakyas, di ba? Bababa yung apoy, susunod kayo, sabi sa Pedro, susunod, at siya pa mahumulot na, susunod yung talaga yung mundo eh. So, kumbaga sa araw sa pag-aaral ng hula, sa kumbisa niya dito, mas tatama, natama talaga si Brother Jackson dito. Mas mahirap itong ano eh. Mapaniwalaan ito eh. Sa ngayon, based on sa presentation ni Brother Amos, sa panahon ng 3 years, nasimula, yan ay prosperity ng Israel. Ngayon, sa ngayon, hindi pa yan mangyayari dahil ang Israel ngayon magulo. Walang transparency sa kanila, walang peaceful na safety. Oh. Ibig sabihin, Hindi pa nangyayari yung mga safety. Israel kasi, Jerusalem ngayon, di ba, may tumatay yung ISIS doon eh. Magulaw si Pasha nila ngayon. Pero, pwede mangyari yung ISIS ngayon ay mag-trigger sa target events na ito. Image by prophecy, di ba? Pwede mangyari yung kaguluhang ISIS sa terrorism ay mag-trigger na may miraculous. So, ang miraculous one niya ay before ng saving your cities. Ano yan? Kasama yan. Ito. Ito, miraculous word niya. Kaya hindi mo nga natuong. Doon ang rapture eh. Doon ang
chapter na bago pumasok ang Dragon Sword. Kasi hindi ko nabasa sa ano niya eh. Hindi ko nabasa yung kung dito sa year 2000, dito sa bago mag-year. Ang alam ko kasi year 2013 sa church na tinuro niya. Ang rapture ko, nauna mo na yung rapture bago yung Dragon Sword. Hindi ko, I'm not sure doon yung sigurado, no? Baka nabasa niya siguro. Kung after na nangyari mo na ang Miraculous War, then isa kayo pinatawag na, Hatcher. Ito, ito. Ah, itong paglilitaw, di ba is the third day ng kapatid? Di ba is the third day ng kapatid siya sa Miraculous War? Is the third day sa dulo. Dulo. Dulo ng series. Parallel na. Yung grafikal, regulation, parmageddon. At sinasabi niya na yung 7 years nga, dulo yun. Ang dulo na sa last week, sa last week. Ang parallel natin, kasi nang missing entertainment deadlines, kung 7 years stages tayo, ang katapat niya ng 7,000 human case. Okay? Sa dulo ng 7 years case, meron itong tinatawag na Gogeng Matos, di ba? That's sa battle of Armageddon. Ngayon, ang parallel nito ay 7,000 human case. Sa dulo ng millennium, dulo nito, ay meron nito si sa dulo. Yan ang parallel natin dyan. Pero sa 7 years stages, wala akong parallel ko sa loob ng 7 years. Eh wala. Mayroon. Si Brother Francis na ako. Pwede dito tatanggulan yung nakutan ko eh. Sige. Pero, sa sinabi ko doon sa gira, ano, na yung paglusog ng Russia sa Israel, hindi sila makakapasok sa pinaka park o Sabi sa Bible, paglusog ng Russia sa Israel, may lugar na paglalagyan sa kanila ang Diyos. At sinabi yan, sa parting is na malapit sa East of the Sea, Ang lugar na yan, kung titignan mo sa mapa. Ano pong ilalagay natin? Yes, Hammond Grove. Hammond Grove. Kasi, sa ating na mo kung ano ang meaning ng Hammond Grove. Sa Bible na lang din. Kaya, ang Hammond Grove, yan ang lugar, tapos sa 38, yan ang lugar na kung saan gagawin ng Diyos na titignan niya. Ngayon, ang Russia, pag lusog niya, hindi siya papasok ng Jerusalem. Ang tanong ko doon, kung nasa lugar ng... Kasi sabi ko, hindi sa loob eh. Oo. Ako yung klasin ko, sa loob ba yun? Kung, hindi, ang pan mo, sa labas ba ng Israel, babagsak ang Russia, o sa loob ng Israel? Sa labas ba, sabi mo? Ang sa'yo sa labas. Pero ang tanong ko doon, ano yung sinasabi ng Hammond Grove? Kaya po yung aking doon. Kaya po yung Amos. Pero, pag meron na okay. Sa akin doon, parang hindi ko Multitude of Grove. Okay.
Valley of Grapes po. Valley of Grapes. Yung Valley of Grapes, hindi yan sa nasa labas ng city yun. Nasa labas yun ng siyudad. Hindi pa kayo inulutan ng Diyos na makapasok sila doon sa loob. Kundi, aatakin sila papasok sa loob. Pero hindi sila patay inulutan ng Diyos na makapasok sa loob. Kahit doon sa Revelation chapter 20, mauulit siya eh. Sa Apocalypse 20. Kasi wala na pa oras eh. Mamaya, pag-usapan natin. Pwede natin na-release na-release.